Hello, good afternoon, everyone. My topic today is about diesel cycle, and I will discuss you all the things you need to know about diesel cycle. In our recent lessons, we have talked about the spark ignition engine or the auto cycle engine. Now we will have to tackle about the processes involved diesel cycle, who made it, what are the thermodynamics processes that you will encounter at different points of the cycle, and then the how power was produced, the processes of producing combustion, what is its difference between other cycles like auto. I will discuss that to you. Now, for diesel cycle, diesel cycle is a type of an internal combustion cycle, an engine which introduces combustion in a term that is way different than an auto cycle, which an auto cycle is a spark ignition cycle. Now, the difference between that and the diesel cycle is the production of combustion. In a spark ignition engine, the combustion is produced by inducing electrical charge into a spark-producing mechanism or a spark-producing item, which is you call a spark plug. Now, when a spark plug produces an electrical charge, it will create a spark with the fuel. Now, the fuel has higher octane than the fuel used in the diesel cycle. Now, in a diesel cycle, we can see that in a diesel cycle, there is no spark plugs, but this part I will discuss it later. What is this part? But now, let's see who developed the diesel engine. Now, it is not Vin Diesel, ah. Hindi siya yung bida dun sa ano sa Fast and Furious at sa Riddick, Chronicles of Riddick. Hindi si Vin Diesel. Okay? The one who developed the diesel engine is Rudolf Carl Diesel. Okay? Rudolf Carl Diesel. Now, sabi ko nga, in an auto cycle, spark ignition. Okay? And this type of engine uses compression ignition. Okay? Hindi siya kailangan ng sparking mechanism to produce combustion. I'll explain to you later kung paano napoproduce ang combustion using our diesel engine. Okay? Dito yung GIF natin, pinapakita niyan yung mga process involved dyan. Now, sabi dito, it consists of a constant pressure heat addition process that starts with a piston in the top dead center and a constant volume heat rejection process and two reversible adiabatic processes. Now, meron tayong na-produce na constant pressure and then constant volume heat addition. Dalawa yun. Ay, sorry, di constant pressure heat addition and then doon naman sa inyong constant volume heat rejection process, there, doon ka magkakaroon ng constant volume lang sa constant pressure mo. I-graph natin yan using PV diagram. Now, we can see dito, nilist down natin as summary na meron tayong from process 1 to 2, meron tayong compression, isentropic or adiabatic reversible processes. Okay? And then, isobaric, ibig sabihin, constant pressure. And then, meron din tayong isentropic expansion. Okay? And then, isometric heat rejection. Now, let us see kung ano nga ba yung mga ibig sabihin nun. At process 1 to 2,
process 1 to 2, kung dito yung iyong bottom dead center, ayan ang bottom dead center mo, BDC. BDC. Ayan, bottom dead center, dito naman yung iyong top dead center. Top dead center. Ang ibig sabihin ng bottom dead center and top dead center, yan yung mga points kung saan ang cylinder ang ang iyong piston is at a certain place in your cylinder. Now, this cylinder wall lining, itong mga ito is the jacket lining, cylinder wall lining kung saan nagkakaroon ka ng cooling water. Ang tawag diyan jacket ang tawag diyan. Diyan pumupasok yung water jacket. Okay? Now, to discuss yung mga processes from 1 to 2, yung 1 to 2 pupunta ka from bottom dead center into your top dead center. Magkakaroon ka dyan ng isentropic compression kung saan iko-compress mo yung gas. Which is, ang working gas mo is air. Now, these are valves. Okay? Yan. Now, ito yung mga sinasabing valves. Yan. Valve. May kanya-kanyang timing yan. And hindi ko na i-discuss yun kasi engine na yun. Pero pwede nating sabihin na they are timed using camshafts. Yung camshafts na yun, yung nag-introduce sa kanya ng timing kung saan meron kang certain part na mag-i-intake ka ng air. Kung saan synchronous siya dun sa pag-ikot ng iyong crankshaft. Yan. Ito ang iyong crankshaft sa taas na kumukontrol naman ng iyong mga balbula ay yung camshaft. Okay. Now, kung ito yung intake valve na sinasabi. Kung ito yung intake valve, baguhin ko yung pointer natin. Yan. Baguhin ko yung ating pointer. Gawin natin ibang kulay. Pen. Ink color. Is highlighter. Yellow tayo. Now, itong part na to, hindi pala pwede. Pointer options. Color. Blue tayo. Itong point na to, yan ang intake valve natin. Yung intake valve natin, from process 1 to 2, magkakaroon ka ng intake. Sa four-stroke engine, unlike four-stroke auto cycle, pag-iibahin natin yan. Pero yung processes niya, pare-pareho lang. Okay? Sa process 1, kung saan magkakaroon ka ng intake, sa first stroke mo, mag-intake ka ng amount of air, and then yung air na yon, pagpasok ng iyong cylinder, which is here, yung cylinder natin, ma-fill up ng air yan. Now, air is a compressible fluid. Okay? We can say that from fluid mechanics. And from process 2, magkakaroon ka ng compression. When you compress air, ang mangyayari, napakataas ng pressure niya. And we can say that pressure is pag mataas yung pressure mo, magkakaroon ka ng mataas na conditioning ng iyong air. Ano ibig ko sabihin ng conditioning ng air? You introduce heat dun sa air. Kapag kinompress mo yung air at lower temperatures, mas mababa ang pressure mo, you can reach the lower boiling point ng iyong air. Where your air tends to go into higher temperatures. Ibig sabihin, from cold air, kinompress mo, you introduce energy to hot air. Ngayon, yung hot air na yun, it is super compressed, napakataas ng iyong pressure, yun ang mag-i-instigate na magkakaroon ka ng power production. Paano? Yung power production mo, unlike ng ating auto cycle, meron kang spark plug dito, meron kang fuel nozzle or the fuel injector. And the fuel injector mo, ang niliit ng butas niyan, it has multiple holes dun sa kanyang nipple, nozzle, ang tawag dun. Yung dulo niya, ang tawag nipple or nozzle. Yung nozzle na yon, maraming butas yon. And to control the flow of your fuel, kasi kapag ang fuel mo, mas mataas ang distribution or the sizes ng droplets ng fuel mo, it would not burn. It would not combust. Ngayon ang nangyayari, your fuel, sorry, your fuel nozzle controls the amount of flow of your fuel.
Now, your fuel will be in atomized form. Ano bang ibig sabihin dyan? Nakakuha kayo ng spray, sprayer, hairspray. Mas maliit pa doon yung droplets na magiging form ng inyong fuel, which is diesel. Or marine diesel oil, marine diesel fuel. Yun yung gamit natin ngayon. And dito, hindi ka mag-create ng spark. Dahil ang flash point ng iyong diesel fuel or ignition point, I will discuss that pagdating ng ating fuels, yung ignition point ng iyong diesel is higher than your gasoline. Kaya dito, kailangan natin i-condition yung air na mas mababa ang boiling point niya, pero mas mataas ang, para mag-combust na. Now, kapag nag-combust yan, ibababa ng iyong cycle, bahagya, to produce power. And then, from the constant pressure, heat addition, magkakaroon ka ng cut-off ratio. Yung cut-off na yun, dun ka mag-i-introduce ng sudden combustion. Pag nagkaroon ka ng combustion, yun na yung production ng power stroke mo. Now, after power stroke, ibig sabihin, complete combustion, we assume that the system is ideal and then we can have a complete combustion. Kung saan ang complete combustion mo, there is no excess air. Only water and then flue gases. Okay? Pareho lang sila ng four stroke. Ang pinagkaiba lang, yung introduction of combustion. In an auto, again, you need a spark. In a diesel engine, you need a high compression air or high compression fluid para mag-introduce ka ng combustion. And we can say na ang compression ratio between the auto and the diesel, mapagsabi natin na ang diesel is mas mataas ang compression ratio kaysa sa auto cycle. Okay? Now, sinasabi in my tenure na nagtatrabaho ako sa power plant, ang diesel engine mas efficient 'yan pagdating ng ano? Pagdating ng production of power. Kasi ang nangyayari, hindi siya gaano magastos sa fuel. Pero sinasabi nila na ang diesel daw is polluting, highly polluting. In some way, kasi nakikita mo, yung usok niya is, ano, is maitim. But ang ibig sabihin kasi niyan, hindi lahat ng fuel mo nababurn pagdating ng iyong diesel cycle. Unlike nung sa gasoline. And mas cleaner nga naman pagdating sa engine ng gasoline. Kasi tignan mo, pag nag-open ka, pumasok ko niyang cylinder, halos kasi ako, may kita mo yung gilid ng cylinder lining mo, and then yung sa mga valve mo, yung talukap ng valve or the cover ng valve, nag-iipon doon yung deposits of ash pagdating ng iyong diesel. And for higher capacity engines, mas maganda ang production ng diesel. And pagdating naman ng heat, mas mataas ang heat ng engine ng diesel. And then, in sound production, mas maingay ang engine ng diesel. It tends to knock. Mas mataas ang knocking ability ng iyong diesel. And then, we'll go with the process and theory analysis ng iyong diesel. Ito lang naman, representation lang naman yan. So, I hope you understood what I've said. And then, we can summarize this later. Okay? Now, for the cycle, ito yung sinasabi ko. Okay? From here, from point one, dyan ka na naghigop ng hangin, that is intake. And then, from 1 to 2, going to 2, magkakaroon ka ng isentropic compression. Ibig sabihin, yung air mo at initial state, you will compress it. Yan. Now, the highest
volume of your system, syempre, yung nasa iyong initial. Now, from here up to here, yan na yung ating lowest volume na maabot niya, which is 2. V2. Now, from V2 to V2 to the boundaries, palagay natin may cylinder dyan, it is the clearance. Yan yung clearance na kung saan dyan wala i-compress yung fluid mo. Hindi ka naman pwedeng hindi maglagay ng clearance kasi kapag wala ang clearance, ibig sabihin super compressed ng system mo, wala ang combustion. You need space para makapag-produce ka ng combustion. Introducing atomized fuel, from 2 to 3, magkakaroon ka ng combustion. And when we will talk about yung ating fuels, I will introduce to you kung ano ba yung pinagkaiba nila in terms of the heating values, low heating values, flash point, ignition point, pour point, cloud point, yun yung mga ganun. Papakita ko sa inyo kung ano pinagkaiba nila. Okay? But for now, we'll focus about the cycles para mas madali nating malaman kung ano nga ba ang meron doon sa cycle na yun. Okay? From 2 to 3, nandito na yon. Meron tayong constant heat addition na ang ibig sabihin, constant pressure. Yan, dito natin introduce yun, 2 to 3. But still, the highest temperature of your combustion is 3, T3, highest parati yan. And then from 3 to 4, yung isentropic compression. Expansion na yan, mag-expand na yung gas mo. Babalik uli sa initial state, which is 4, constant volume, heat rejection naman. Now, papakita ko sa inyo kung ano yung pinagkaiba nitong dalawang isentropic processes na to. Hindi sila equal. Okay? So we can say hindi pwede natin pag-equate yung dalawang compression ratio. Okay? Expansion and compression ratio are neither same. Okay? Now, we'll go back. May tawag dito sa 3. This is the cutoff volume. Okay? Yung 2 is the minimum volume. 1 is the maximum volume. Number 3 is the cutoff volume. Ano ba yung cutoff? Cutoff, dyan ibig sabihin ko yung engine mo is simply parang ipinush niya yung pinush niya yung from bottom dead center to a cutoff point kung saan yung air niya and then combustion. You will give a space for them to have their way on combustion. Yan yung cutoff natin. Hindi katulad nung auto natin, constant volume lang, dun siya nag-combust. Dito, bibigyan mo muna ng space yung combustion mo to create momentum. Pag nag-create ka ng momentum, yung momentum na ite-translate niya dun by pushing the piston, and that piston rod, mag-create siya ng momentum, rotational na, yung downward motion niya, i-convert niya to rotational motion using yung ating crankshaft. And then the crankshaft will transmit it to the transmission, then magpo-produce na ng power to the wheel. Magkaibang brake horsepower sa wheel horsepower. The wheel horsepower, may iba-iba yan eh. Brake horsepower, internal power, frictional power, wheel horsepower. Now, I'll discuss you yung anong yan. Papaliwanag ko sa inyo. Ang internal power is the power of the combustion. Yan, introduce ko na sa inyo. Yung power na combustion niya yun, yun yung chemical reaction, the production of power using chemical reaction, yun yung internal power. And then yung internal power na yun, when it creates explosion, yung explosion na yun, magtutulak dun sa iyong pistons, magkakaroon ka ng sudden na momentum gain. Yung momentum gain na yun, yun yung magiging brake power natin. Yung brake power na yun, yun yung the power produced by momentum or the movement and forces, the torque. Ita-translate yan ng ating, siyempre meron kang mga friction dyan dahil nagkikis-kisan yung mga bagay mo, yun yung system losses natin. And then yung system losses natin, na-translate natin yung ating brake horsepower na bawas na yung system losses natin, magkakaroon pa yun ng mga frictional power using our transmission. Okay? Para smooth ang pag-transmit ng kanyang power, nagaglagay ka ng gearing or transmission. So sa transmission mo, i-convert niyan into wheel horsepower sa axles.
yun ang tinatawag na wheel horsepower. The power that is measured by dynamometer using yung ating translational motion dun sa wheels. Kaya makikita yun, iba, nagbibenta ng sasakyan, mababasa nyo, wheel horsepower, iba yung brake horsepower that is in the engine. Pinagkaiba yun. Mas maliit ang wheel horsepower kaysa brake horsepower. Okay? And, next, yung cycle analysis natin for diesel. Now, isobaric heat addition. Yung isobaric heat addition natin is process 2 to 3. Ayan. Ililista natin dyan. Ito yun, no? QA. QA is MCP delta T. T3 is the highest temperature of combustion. T2 is the temperature before combustion. Yan. And then, ang CP ng air, sinasabi ko nga, CP of air, is equal to 1.0062 kilojoule per kilogram degree Kelvin. Kilojoule per kilogram degree Kelvin. Now, kapag naman SI, 0.24 BTU per pound degree rad. BTU per pound degree rad. Yan. Yung ating isobaric heat addition. Ito, mga ano lang naman, mga formula. And then, from 1 to 4 to 1, constant volume, heat rejection naman. Ngayon, ito naman, MCV. Again, a while ago, binigay ko sa inyo, in the recent discussions, binigay ko sa inyo yung CV. So, you have to remember that. Okay? Dito, papasok naman yung ating mga calculation. So, paulit-ulit lang yan. Now, for the network, QA minus QR pa rin, pero pwede nating gawin na ganito, kahaba. And then the efficiency of cycle, lagi namang work net over QA. Ayan, no? Sinimplify na. Meron tayong RC. Meron tayong RK. Yung RC will be yung what? RC is between dun sa compression. Cut-off ratio yan. Dito nangyayari yan sa process 2 to 3. Yung cut-off ratio, which is P is constant. Ibig sabihin, yung V3 over V2 is equal to, magkabaliktad yan, dapat T2 over T3. Yan yung ating cutoff ratio. RC. RK is still the same, 1 and 2, pero hindi siya 4 and 3. Ay, hindi equal yun. Yung RK, dito yung nangyayari yung RK sa 2 to 1. RK will be same as V1 minus V2. V1 divided by V2. But it is not the same as yung dito sa 4 to 1. Okay? Okay. Again, yung displacement volume, the total volume displaced is yung from 1 to 2 dito. Yung V2 mo is the clearance volume. Tama nga naman. C times BD. Clearance times BD. It is a percent. Yan. Then compression ratio, ayan. Pinakita na dito. V4, V2, pwede rin yan. And then yung, again, inulit ko lang yung VC. Yung RC, V3 over V2. Yung RE, hindi yun naman masyadong ginagamit yan, pero pwede mo masolve yung RK using RC and RE. RE is from 3 to 4. Dito makukuha yan. And then, yan. MEP is work net over VD. And sample problems, we will answer this. Ito yung mga answer. And for part 2 and 3, part 2, I will discuss to you kung paano ko diniscuss yung auto.
Papakita ko sa inyo na kung paano mo siya masosolve na hindi mo tatandaan. Okay? Paano kung, sir, ang purol-purol yun, hindi ko matandaan yan eh. Don't worry. Ha? Sagot kita. Di, pwede natin siyang i-discuss using yung ating way of solving. Na kapag hindi mo kayang kabisaduhin, i-drawing mo. Dahil hindi lahat ng bagay na hindi mo kayang kabisaduhin, hindi mo tatandaan. Diba? Maraming bagay na kaya natin malaman sa pagdo-drawing. Okay? Kaya natin tinuruan tayo ng engineering drawing. Eh. Pangit man ang drawing, at least natatandaan natin na iayos natin. But yun din aside, yung way of solving natin, we can always remember all the things na napag-aralan natin. Hindi lang memorization, but by drawing. Okay? Again, tinuturo ko sa inyo, hindi yung knowledge, tinuturo ko sa inyo yung discount. Okay? Thank you and bye-bye.